At samantala, dumako naman tayo sa botohan sa Taguig. Dumating na raw mga pamalit na vote counting machine sa pumaliang makina. May live report si JP Sorian. JP. At Jiggy, matapos nga mahigit 4 oras sa paghihintay ng mga kababayan natin sa nabotante, dito sa Cluster Precinct No. 56 sa Santa Teresa Elementary School ay nakaboto na sila matapos nga dumating ang replacement na VCM kanina lamang. At nangyari kasi, Jiggy, kanina bandang 8:42 ay pumalya at naka-paper jam yung VCM na ginagamit sa presinto na ito. At bagamat nakapagpaboto naman sila at nakapagbilang naman ng boto ng 136 na ballots, ay nahinto nga ito bandang 8:32 a.m. At kanina lamang na i-deliver yung VCM matapos ang mahabang paghihintay. Kaya karamihan doon sa mga botante na nakausap natin, 700 plus kasi, Jiggy, yung nakaregister sa presintong ito, ay meron tayong mga nakausap na umalis na lang, hindi na itunuloy yung pagboto. Meron sa kanila ay muntik na nga iwan yung balota at ipapasok na lang, pero buti na lamang ay dumating na yung replacement. Kanina lang din, Jiggy, ay nagsabi rin yung BI officer na pinagplanuhan nilang i-extend, pero dahil nga 700 plus lang yung registered voters dito, ay 5 p.m. ay magka-cutoff na rin sila. Susundin nila yung schedule. Kaninang umaga naman, Jiggy, isa sa mga unang bumoto rito sa Santa Teresa Elementary School ang vice presidential candidate sa Senador Alan Peter Cayetano, kasama ang kanyang may bahay na si incumbent Taguig Mayor Lani Cayetano, na siyang tumatakbo sa kanyang last term at siya ay unopposed din. At sa kanyang pagboto kanina ay dinumog siya ng media at nagbigay din lang siya ng panayam. Ayon sa kanya, tinanong natin siya kung ano, kamusta ang kanyang journey sa pinagdaanan sa eleksyon na ito. At ayon sa kanya, ay napakahirap daw na kanyang pinagdaanan ni Mayor Duterte. At anuman daw ang maging will ng tao ay kanyang itong susundin. At yan muna ang latest mula rito sa Taguig. Ako po si JP Soriano, nakatutok sa eleksyon 2016. At JP, nung nagkaroon ng problema itong VCM na binabanggit mo, no, dun sa ibang mga lugar, gaya nung napuntahan ko kanina sa Maynila, pinaboto nila yung mga botante, nilagay sa kahon yung mga balota. Pero sa pagkakataong ito, anong ginawa ng mga BI dyan sa Taguig? Ang nangyari, Jiggy, hindi nila pinayagan yung mga botante na iiwan yung balota nila doon sa mga hindi na makapaghintay sa isang balot. Ang talagang pinaghintay sila, dahil kung ayaw doon, kung hindi na raw nila kaya itong hintayin, dapat merong may iwan na kaanak at dapat tumirma sila ng waiver. Merong mga ilang ginawa yon na hindi na nakapaghintay, pero mas marami yung naghintay sa kanila. At fortunately, kanina nga lamang ay dumating yung replacement na VCM. At doon, nakita naman na sa paglipat noon ng pagdating ng VCM ay nailipat naman yung SD card at nag-reflect naman nung nagkaroon ng initialization na 136 votes. Ibig sabihin, hindi na sayang yung boto ng mga naunang bumoto at ito ay bibilangin doon sa bagong VCM na dumating. At yun nga yung pangamba kasi kanina nung agam-agam ng ilan, baka daw masayang yung boto nila, baka hindi daw mabilang pag may bagong VCM. Ipinaliwanag naman ito ng BI at ngayon nga ay patuloy pa rin ang pagdating ng mga botante. Meron mga hindi na bumalik talaga. Unfortunately, marami sa kanila ang talagang kumbaga tinamlay na, natamlaya na sa pagboto, kaya nakakahinayang daw at hindi na bilang ang kanilang boto. Pero so far, in general, dito sa Taguig, nakausap din natin yung Taguig Police. Peaceful naman, maliban sa ilang minor incident ng ballot switching daw. Merong mga na-deliver doon na ballot na hindi pa ito nabobotohan, Jiggy, sa barangay na Pindan. Napunta raw sa Mandaluyong yung ballot, pero kaya nakaroon din ng delay. Pero ito rin naman ay naibalik din at naiwasto, at bandang 8 or 9 a.m. ay nakaboto na sila. Jiggy. Maraming salamat, JP Soriano.